Ganda ng bahay. Sunog ang bahay. Yung mga bahay na ko yung voice ko po. Di ba mo kayang barko? Sir, Tomis, Ma'am Rose, Ma'am. Mayroon lang po sana akong patanungan tungkol sa karyari po dito sa amin. Kasi po bago kami hinaras dito ay tinanong po namin kung mayroon ba silang court of order o sheriff na dala. Nakasama nila ang mga pulis at barangay. Kasi po ang sa amin lang po ay yung aming karapatan bilang mamamayan. Wala po silang pinapakita sa amin kahit anong mga papeles po. Ang sabi po namin noon, aalis kami kung mayroon kayong ipapakita ang papel. Nakatunayan ay inyong itong lupa na kiniklaim sa ngayon. Kaya po, ang hiling ko po sa inyo, Sir Tumi, Ma'am Rose, na sana po ay masagot niyo po ang aking katanungan sa hapon na ito. Maraming salamat po, Sir. Sana matulungan niyo kami, Sir, kasi hanggang June 9 na lang daw po kami dito. Yan po ang tanay ng mga security na ang leader po nila ay si Gilbert Oy. Yan po ang nag-claim ng lupa sa City Bukal-Bukal, Barangay Guadalupe po. Maraming salamat po. Sir Tomis, Ma'am Rose, ako po si Leah po, isang mamamayan dito sa Bukal-Bukal na isa rin biktima ng harassment po dito sa nangyari. Ako po'y dating naka-boarding lang sa Bakhawan. Kaya lumipat ako sa lugar na ito dahil akala ko safe na dito at makatulog kami ng maayos. Dahil alam naman ninyo po na ang Bakhawan na isa ring magulong lugar. Galing po kami sa Mindanao po, nakalipat lang dito dahil isa pong maglalaot ang asawa ko. Pero hindi ko akalain na ang nangyari sa Mindanao ay nangyayari na rin dito sa Coron. Dahil alam naman na ang Coron ay peaceful na lugar. Pero bakit sa tuwing nakikita namin sila nervyos, hindi makakain, hindi na kami makatulog ng maayos kahit nakapikit ang aming mata. Pero ang aming diwa ay buhay dahil hindi namin alam kung mabubuhay kami sa bukas. Kaya sir, maawa po kayo sa amin. Hindi naman namin kamkamin ang lupa na yan kung totoong may pinapakita sila sa amin. Pero bigyan na lang, sana naman kung sino ang nasa likod nito, bigyan naman nila kami ng kunting konsiderasyon lang po para naman may matidikan kaming bahay. Hindi rin basta-basta na makauwi kami sa Mindanao dahil wala rin kaming saktong kapirahan po para makapagbiyahe. Alam naman ninyo rin po, sana po matulungan nyo kami sa aming dinidulog sa inyo po. Maraming salamat po. Grabe. Ako po si Fatima. 10 years po na nagbo-boarding kami bago po ako nakarating dito. Nagangad lang po kami at nangarap na makatayo ng bahay na hindi kami gumagastos, hindi kami nagbo-boarding. Pero hindi ko naman po inaangkin yung lupa na yun. Gusto ko lang po na mga anak ko na makatira ng maayos, na kahit wala po kaming pera, okay lang po. Mabuhay lang po kami dahil nagtatanim po kami. Naghahangad po kami na makakain ng maayos. Pero sa haras na ginagawa po nila, sana naman po matulungan niyo po kami na mabigyan kami na kahit konti. Pero hindi pa po kami umaalis sa pwesto namin dahil naghahangad po ako. No. Kahit konti lang po, mabigyan ako. Pero lagi po nila sinasabi na kailangan umalis na kami. Pero paano po kami makakalis? Wala naman po kami kakayaan na mag-boarding. Dahil boarding pa rin po ang pupuntahan namin. Sana po maawa po kayo na mabigyan niyo po kami kahit konting posto lang. At sana po makita at marinig niyo po ito. Maraming salamat po. Ang pangalan, sir. Sir, ma'am. Naririto po ako, isang senior citizen. Mini po kami ng tulong. Kasi po ang bahay kong giniba nila, mga talim po si Irene na nila. Sana po sir,
Mawak po kayo sa amin, yung mga anak ko po. Yung anak kong isa, muntik po na imatay. Muntik po namatay kasi na. Buntis. Kinalo ko nila po ng arbalating bahay ng manugang ko. Kaya yung anak ko po, muntik na imatay. Kaya kinala namin sa ospital. Ngayon po, hinihiling namin sa inyo. Mawa po kayo sa amin. Wala naman po kami hanggang magagaw ng lupa nila. Ang gusto lang po namin, nabigyan kami ng kaunting malilipatan. Kasi wala po talaga kaming malilipatan. Yung mga pinanggalingan po namin, hindi na rin kami siling bumalik doon. Kasi malis na po kami. Yan lang po, sir, ang hinihiling namin. Sana marinig nyo rin ang aming hinahing. Kung dito po pinapabayaan kami, sana kayo po ang makakatulong kami. Salamat po, sir, ma'am. Yan, ma'am, kami po nalawagan sa inyo, nanginginig po ng tulong kasi ang long distance. Diyos na lang po kami paalisin. Saan po kami pupunta? May mga anak po kami. Saan namin gagalitin? Alalayo po ng pinuntahan namin. At saka, paalisin na kami ng basta-basta. Saan po kami pupunta? At saka, yung mga anak po, saan po po ilalagay? Ang humingin po namin, nagbibigyan na lang kami ng relocation. Kahit pa paano may kapumayang hanap buhay kasi ang hirap po ng panahon talaga na yun. Kaya po nag-hinikap din tulong sa inyo na tulungan po ninyo kami kasi kami po mahirap lang. Wala po kami kapalihan kasi panahon po ngayon wala talagang trabaho kung mahanapan. Kaya humingi po kami tulong kung paalisin lang naman kami kahit bibigyan po kami ng kaunting lugar na mapuntahan namin. At saka yung matatanim at panikiran po ang inaasahan namin. Kaya sana po huwag ninyo kaming kalimutan na tulungan po. Kaya hanggang January na lang po kami, alalayo po namin. Wala talaga kami mapuntahan. Kaya po nandito kami sa lugar na ito kasi mahirap din talaga po kami. Kaya sir, humingi kami sa inyo ng tulong ngayon kaagad. Kasi may mga anak kong maliliit, wala talaga kami mapuntahan. Kaya naghingi po kami ng tulong na mabigyan na sana kami na matirahan. Kaya ang mga anak ko saan po patulogin na lang naman sa puno ng mangga. Mag-trapa-trapa lang. Ay, pinapaalis na po kami ng kitchen building. Ay, wala rin po talaga kami kakayahan, sir, na mama na maghanap ng mabibiling lupa kasi mahirap lang po kami. Salamat po.